Total, naka-quarantine din lang ako. Gumawa na lang ako ng vlog para sagutin ang limang most asked questions sa akin sa social media. Meron lang akong limang tanong sa'yo. Una, NPA ka ba? Obvious bang hindi? Wala akong baril. Puwera na lang kung tataniman ako ng mga pulis. Marami po akong papel sa buhay. Anak, kapatid, asawa, magulang, manunulat, tiga sa bahay, tiga saing, tiga laba, tiga luto, ganon. Aktivista, former congressman, at ngayon ay trying hard vlogger. Wala sa resume ko ang pagiging miyembro ng Armadong Kilusan laban sa gobyerno. Sabi nga ni Lorraine Badoy, masyado daw makinis ang aking kutis, Eskinol, para maging NPA. Pangalawa, komunista ka ba? Well, depende sa kung anong ibig mo sabihin ng komunista. Kung ang ibig mong sabihin ay miyembro ng CPP-NPA at nagsusulong ng Armadong Revolusyon, edi hindi. Pero kung ang ibig mong sabihin ay taong progresibo, yung naniniwala sa sosyalismo at sumasang-ayon sa ilang mga ideya ni na Marx at Engels, Lenin at Mao Zedong, sina Che Guevara, Fidel Castro, sama mo na sila Claro M. Recto, Lorenzo Tañada, Jose W. Jokno, Renato Constantino, sila Joe Masison at iba pang mga katulad nila, then yes, walang masama doon. Tingin ko marami tayong matututunan sa kanila at magagamit sa effort nating itayo ang isang demokratiko at makatarungang lipunan. Sa totoo lang, iba-iba ang paratang sa akin. May hardline daw ako, nakadring komunista. Maya-maya, peking komunista naman. Tapos dilawan naman. At sa iba naman, bading daw. Eh sila mismo naguguluhan. Pangatlo, so kung hindi ka NPA o komunista, ano ka? Ako po ay isang mamamayang Pilipino na nagmamahal sa aking bayan. Isang Pilipinong naniniwala na kailangan nating baguhin ang depektibong sistema ng lipunan upang maging mas malaya, maunlad at demokratiko. Kung gusto mo akong i-label, siguro blue label. Biro lang. Well, ako ay isang National Democrat na may sosyalistang pananaw. Naniniwala ako na hindi pagganap ang lumang revolusyon ni Bonifacio at Mabini at kailangang ipagpatuloy para matigil na ang pagsasamantala at pang-aapi sa atin ng mga dayuhan, mga dynasty at mga naghahari-harian, kasama na ang mga corrupt na politiko at opisyal ng gobyerno. At para mangyari ito, kailangan ang mamamayan mismo ang kumikilos. Asa ka pa sa mga politiko at opisyal na nagpapakasasa sa sistema? Ang dapat, suriin natin ang problema, organisahin ang ating hanay, at isulong ang tamang solusyon. Kasama na dyan ang pagpili ng tamang kandidato, ang paglahok sa iba't ibang mga organisasyon at kilusan, at pagprotesta sa lansangan kung kinakailangan. Pang-apat, bakit lahat ng administrasyon kinakalaban mo? Hindi totoo yan. May mga pagkakataon tulad nung unang mga buwan ng Administrasyong Aquino noong 1986, si GMA noong 2001 at Administrasyong Duterte nitong 2016 na sumuporta ang progressive movement sa kanilang pagsisikap na lutasin ang mga basic problems ng ating bansa. In fact, tatandaan ko ilang beses na naging bahagi ng ruling majority ang bayan muna sa Kongreso. Kaya lang, sa kinalaunan, palaging kapos ang mga reforma. At worse, nagiging kontra mamamayan pa at sagabal sa kaunlaran mismo ang gobyerno. Just to cite an example, nung time ni Cory, naganap yung Mendiola Massacre at pagsalaula sa agrarian reform. Nung time ni GMA, naganap ang expanded value-added tax. Epira Law,
mga pagpatay sa mga aktivista at members ng media, at ang siyempre ang Hello Garci scandal. At kay Duterte, hay nako, mas malala. Hindi ko na mabilang ang kanyang mga kasalanan sa bayan mula sa libu-libong EJ case hanggang sa pag-sell out niya sa China. In other words, binabatikos po natin ang gobyerno. Hindi dahil gusto lang natin mambatikos o wasakin ito, kundi dahil may mga lehitimong issue at kasalanan na dapat nilang panagutan. Ang loyalty po natin ay hindi sa kung sino ang nasa pwesto, kundi kung ano ang interes at kagalingan ng taong bayan. Panglima, ano ba talaga gusto mo? Naku, napakarami po, pero let me try to summarize kung kaya ko po. Sa politika, ang gusto natin tapusin yung bulok na pamamahala sa bansa, lalo na ang paghahari ng mga political dynasty at mga corrupt na opisyal. Gusto natin ng eleksyon na walang vote buying, stricto ang pagpapatupad sa election rules, at walang electronic cheating. Sa ekonomiya, ang gusto natin ay may maunlad na pambansang industriya at agrikultura. Yung makabayang ekonomiya na kayang pakainin ang ating mamamayan, bigyan ng trabaho at suplayan ng kanilang mga pangangailangan. Sa kultura, ang gusto natin ay maipalaganap ang kaisipang makabayan, scientifico at makamasa. Tama na yung colonial mentality. Dapat tumimo sa bawat isa sa atin ang diwa ng pagkakaisa, hustisya at pagkakapantay-pantay at pagrespeto sa karapatan, lalo na ng mas nakararami. Hindi ko na idedetalye, i-google nyo na lang. Basta ang bottom line para sa akin, iangat ang kalagayan ng masa, lalo na ng mga magsasaka, mga manggagawa, mga mangingisda, katutubo at mga maralita, at paunlarin ang kanilang kakayanan na itaguyod ang interes nila at ng buong bansa. Naniniwala ako na ang tunay na demokrasya, hustisya, kalayaan at kapayapaan ay makakamit lamang kapag kasama ang masa. Yan po ang 5 most asked questions sa akin. Kung may tanong din kayo, pakilagay na lang sa comment sa baba. And please like and subscribe to my channel. Salamat po.